Hello mga ka-super, kasari, good afternoon, mga pinakulok, magandang hapon, magandang buhay sa ating lahat. Welcome back again sa ating YouTube channel, Rosham 11, sa ating Facebook page, Rosham 11 din. Kung ikaw ay nanonood sa aking YouTube channel, follow mo ako sa aking Facebook page, Rosham 11 din, para updated ka sa aking daily routine, daily vlog, sari-sari store routine, yaw-yaw ni Madam SD, mula umaga, tanghali, gabi, ganun. Kasi nga, solo tendera tayo mula umaga hanggang gabi. Opening to closing ito. So ngayon ay afternoon duty tayo. Nakaligo na. Sitting pretty muna tayo sa ating counter area habang wala pa yung mga kalaban. Magyayaw-yaw tayo. At for today's yaw-yaw, ang ating iyayaw-yaw is all about sari-sari store pa rin. So ito, may vlog na ako nito, no? Sa aking YouTube channel kung bakit sari-sari store yung pinili kong negosyo. Namumula yung aking mata, na allergy ako kasi nagkakatupi ko ng damit na ang bango-bango, ang daming downy nilagay ni Ate ST. Ayan tuloy, gahatching-hatching ako ang kati ng mata ko, na allergy. Pero nakainom na naman ako ng Cetirizine. So anyhow, balik tayo sa ating topic. May vlog nga ako bakit sari-sari store na sa ating YouTube video. So ngayon, dadagdag ko lang ito, no? Kung bakit sari-sari store din yung pinili kong negosyo. Kung bakit ito talaga yung pinagpatuloy ko, dito na ako nag-focus, dito na ako tumanda, ganun. Tanda ka na. Ilang years na ba rin ako dito, di ba? Siyempre tumanda na rin ako dito sa pagtitindahan, no? Nag-start ako 2014, 2023 na ngayon, no? Ilang years na, 9 years na, ganun, di ba? So ngayon, bakit sari-sari store yung talagang pinili natin na hanap buhay, kabuhayan showcase, talagang ito yung ating pinursu na career, ganun, career. Kasi nga, dito sa sari-sari store business, kung ikaw ay masipag, matyaga, may puhunan ka, may discarte ka, gumagana yung mga brain cells, ay aasenso ka. Kasi itong ating pagtitindahan, hindi mo na kailangan pang mag-alok-alok sa iyong mga kaibigan, mga friend, mga marites, di ba? Ito yung trabaho, ito yung negosyo, na pag naglagay ka lang dyan mga paninda na mga kailangan dyan sa community mo, magsabit ka, mag-display ka, pak-pak-pak-pak-pak, punuin mo yung tindahan mo, bingo, kita, negosyo. Kasi ang tindahan natin, nandito yung mga hinahanap ng mga mamimili. Mula umaga, tanghali, gabi, merienda, midnight stock, happenings, di ba? Nomo-nomo, nandito sa ating sari-sari store. Kaya, hindi mo na kailangan mag-alok pa, maglako pa, mag-online pa ng mga ano. Although, pwede naman natin din i-online yung ating mga paninda. Pero, yung tipong, hindi mo na kailangan bang i-alok sa mga ano mo, sa mga kakilala mo, kusa sila pupunta sa tindahan mo, basta ang items na ito ay meron ka sa tindahan mo. Sino makaka-relate na kung wala ka nga sa tindahan mo, galit sila, 'di ba? Pinagsasara na tayo, 'di ba? Pag lagi tayo walang ganitong items, ubos na 'yung ganitong items, hindi ka na pag-refill, hindi ka na pag-restock, hindi ka na pag-order, ay magsarado na 'te, 'di ba? Nagagalit sila, no? Hindi tulad, no? Kasi ako napagdaanan ko na ito, no? Sino dyan yung nag-abon na, nagsarali, nag ano pa yung mga inaalok natin ng mga business, di ba, ng mga sideline natin na punta tayo sa mga kaibigan natin, makikimaritis tayo, iaalok natin yung ating mga paninda, yung mga abon, mga brochure, pakita, ganyan pa order ka, sisingilin mo kinsinas katapusan, ipipilit mo talaga sa kaibigan mo, sa kakilala mo na umorder na sila, di ba? Wait lang. Ikaw pa yung nagpipilit, kuha ka na. Kahit sa katapusan mo na bayaran o sa kinsenas. Pagdating ng kinsenas katapusan, ikaw na nagpa-order, nahiya na maningil. O, diba? Ayaw mo na maningil, nahihiya ka na maningil kasi kaibigan mo, kakilala mo, diba? Parang ayaw ko na maningil. Tapos ikaw, ang dibdib mo, hindi pa ko binabayaran, anong oras na, due date na, anong petya na, diba? Ganon. Been there than that. Mga networking, pumapasok tayo, may mga package, so kailang pa rin natin mag-alok, mag-invite, ganyan-ganyan. So pinagdaanan ko na rin yan. So, in-next ko na yun. Sabi ko, ayoko sa kanila.
Ayoko yung alis na alis ako ng bahay, ayoko yung nag-aalok ako, ayoko nagpipilit kung ayaw nila diwag. Diba? Pero dito sa ating tindahan, kumpletuhin mo lang yung mga items, mga basic na kailangan ng mga community mo. Mga kailangan sa bahay, sa sarili, pang merienda, pagkain, ilagay mo sa tindahan mo, i-display mo na maayos. Open mo yung tindahan mo. May papasok, may bibili. Kahit hindi ka na mag-alok-alok, 'di ba? Pero dito sa ating tindahan, binibigay nating tips sa ating mga kasari, yung suggested selling. Lalong-lalo na yung mga malapit na ma-expire, lalong-lalo na yung mga hindi nakikitang items, lalong-lalo na kung gusto natin madagdagan pa yung ating benta. So, nagsasuggest tayo. Halimbawa, kung bumili ng patatas, syempre, sasuggest mo kung may carrots ka dyan. May carrots pa po ako, may bell pepper pa po ako, kung ano pa yung kulang dun sa hinahanap nila. Halimbawa, magsisinigang, bibili ng kangkong, diba? So, ialok mo kung mayroon ka din dyan siling green, mayroon ka din dyan mga kung ano-ano pang pangsinigang, ganun, diba? Yun naman yung mga suggestive lang, sinasuggest lang natin, hindi natin sila pinipilit, diba? Hindi katulad nung nag-ano tayo, diba? Order title, papilit tayo, no? Kahit ako mismo na experience ko yon, yung namimilit ako ng kaibigan, order ka na, kuha ka na, ganyan-ganyan. Tapos pag tinanggihan ka, parang sama-sama ng loob mo, di ba? Para kang tinanggihan din ng jowa mo, ganun, di ba? Pero dito sa ating tindahan, magbantay ka lang, huwag ka lang tutulog-tulog, sipagan mo lang, magtiyaga ka lang sa padus-dus na tubo kasi everyday laging may dos, may pisong pumapasok sa ating tindahan. Pero kung halimbawa nagpa-order ka, nagpa-ano, yung mga kung ano pang pa-order. Tapos pagdating ng ini-expect mo na due date na, hindi ka nabayaran, hindi lugi ka pa, iyak na, di ba? Kaya talagang sinabi ko noon, sari-sari store talaga yung parang napakadali lang, basta masipag ka lang. Masipag ka lang, matyaga, hindi ka tulog-tulog talaga. Kasi andyan ay mamimili. Naku, hahanapin sa'yo ito. Pag gabi, pag umaga, tanghali, hapon, merienda, hahanapin talaga sa tindahan mo. Ikaw na lang talagang yung maaaligaga, kakapamili, kaka-order ng mga kailangan mong stock sa tindahan mo. Kasi nga, kailangan ng ating mga mamimili. Nandyan na sila. Pag wala, galit sila. Diba? Kaya naman, hanggang ngayon, sar-sar store pa rin talaga yung business na pinagpapatuloy natin. Diba? At hanggang ngayon, andun pa rin yung sipag, tiyaga, hindi tulog-tulog. Kasi nga, benta na. Benta na, magiging bato pa. Pag tulog-tulog ka, halimbawa tulog-tulog ka, benta na, mapupunta pa sa iba. Diba? Imbis na sa'yo na. Basta dito sa ating tindahan, kailangan talaga sipag, diskarte. Diba? Kailangan available lahat ng mga items mo. Kumpleto. Kasi pag kumpleto na, naku, wala na silang hahanapin pa. Diyan na sa'yo ang punta. So, pag ganon, aasinso ka na. Lalaki na yung tindahan mo. Kasi yung puhunan mo, pinuhunan mo, sabi ko nga, itong tindahan, dapat din may puhunan ka. Kasi kung wala ka din puhunan, hindi, wala ka din, hindi rin ganun ka magiging grow yung business mo. Kasi dapat mamuhunan ka talaga dito sa tindahan. Kasi nga, yung hinahanap nila, lang naman, di ba? I-provide mo. Siyempre, pag nag-provide ka, mamumuhunan ka. Di kailangan din, may puhunan nga, di ba? Balik tayo dun sa una ko sinabi, may puhunan, masipag, matyaga, hindi tulog-tulog, madiscarte, gumagana ang mga brain cells. Di ba? Okay, Deki. So, yun lang naman, no, yung aking share kung bakit sar-sar store business pa rin hanggang ngayon. Parang ito na nga ata yung forever ko. Sana all, di ba? Pero hanggat may bumibili sa Rupsham store, nandito ako. Siyempre, di ba? Ang buhay naman hindi permanente yan. Hindi rin permanente Pasko, hindi rin permanente masaya, hindi rin permanente na mabili. Pero hanggang na mabili ang yung tindahan, parang strike while the iron is hot. Kung mabili ang tindahan mo, magpursige ka. Samantalahin mo na mabili ka kasi hindi yan forever. Diba? Mamaya may nagtayo dyan na katabi mo. Diba? Hanggang ngayon, kung ikaw ang tindahan mo, mabenta lahat, customer na sa'yo, magsipag ka palalo. Para makapag-ipon ka. At least, kung dumating man yung time na ay may kumalaban sa'yo, humina ang negosyo mo, at least, di ba? Mayroon ka nang naipon. So, ganun din yung mindset ko ngayon. No? Hanggang
Si Lord, binibigyan ako ng lakas. Binibless ako na marami akong tumors. Hindi sinisipagan ko palalo kasi itong opportunity lang na ito na mayroon ako ngayon, yung iba pinapangarap lang. Kaya kung magtatamad-tamad tayo, baka kunin sa atin ito ni Lord. Kunin sa atin ni Lord yung mga tumors natin. Ipunta sa iba, dun sa mas nagsisipag, diba? Kaya, huwag magtamad-tamad, ha? Huwag tulog-tulog, pero matulog. Naman ang sapat, di ba? Hindi lang yung tayo, ay, nantok sa hapon. Ay, tulog na ako. Hayaan ko na yan sila dyan. Bahala sila dyan, di ba? Hindi ganun sa negosyo, di ba? Okay, the key, okay. So, hanggang dito na lang yung ating yayaw. Hanggang sa susunod na yayaw. Okay? So, bye-bye. No hit love lang.